Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinigil ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit. Sa pamamagitan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, tayo ay kanyang inaawaan at pinagkakatiwalaan. Nawa ay mapagyaman natin ang awa at tiwala ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami na ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinudyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati. Tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan
na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling itayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustayin nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, alisin na ako na aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbukal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na aking gagawin. Umalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, kaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, mabukat gawin mong niyong po, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, kaano ang utang mo?
Sumagot ito, "Sandaan ka bang trigo po? Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang." Wika niya, "Isulat mo 80. Inuuri ng Panginoon ang mandrayang katiwala dahil sa katalinuhang pinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos." Mami na mahal ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa mga talinghaga ng ating Panginoon, ang talinghaga sa Ebanghelyo ngayon ang medyo kakaiba at dapat talastasin ng mabuti para mas maunawaan. Kumbaga sa ulam ay kailangan mong ibiling para mas makita ang tamang laman. Sapagkat kung babasahin lang natin sa unang punto, magtataka tayo kung bakit pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala. Kung nakinig po kayong maigi, mayroon daw pong katiwala na siya yung namamahala sa pagpapautang. Ngunit natuklasan ng amo na may patong pa yung pagpapautang. Nagpapatubo ng malaki itong katiwalang ito. Kung kaya naman nung siya'y nabisto na, bibigyan na ng pagsusulit, ang ginawa ng katiwalang ito, inaisa-isa niyang balikan yung mga pinagkakautangan at binawasan niya yung mga pinagkakautangan. Nasa isip niya na sa mata ng mga pinagkakautangan, gumagawa siya ng mabuti. Kaya sabi niyo sa isa, "Magkano utang mo?" 1,000, gawin mo na lang 500. Yung isa, magkano? 2,000, 1,000 na lang. Para kung gayon daw ay palayasin man siya ng kanyang amo, ay may babalikan siya na mayroong utang na loob sa kanya. Kaya't makikita natin na mali pa rin yung ginawa nitong katiwalang ito. Pero bakit sa talinghaga, para bagang pinuri pa rin siya ni Hesus Nazareno? Ngunit makikita natin sa bandang huli ang nais ipunto ni Hesus Nazareno. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas niya. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Yun daw ang nais ipunto ni Hesus Nazareno. Itong katiwalang ito, di ho ba sa ating kawikaan, meron tayong tinatawag na wais. Ano ba yung wais? Hindi naman siya yung matalino eh. Hindi lang siya yung marunong, siya yung maabilidad.
madiskarte, ika nga. Pero ang mas nakakalungkot, sabi ng Panginoon, mabuti pa yung mga makamundo, wais, maabilidad, madiskarte, yung mga makadiyos, sila yung naiisahan. Sila yung hindi mapaglikha. Sila yung medyo papatay-patay. Sa isang banda, mga kapatid, aminin natin, nang may kurot sa ating puso, may katotohanan ngayon. Basta pagkakaperahan, aba, masigla, maabilidad, mapaglikha. Pero pag-usapin tungkol sa Diyos, sa kabutihan, sa awa, nang lalata. Ito sana yung maging hamon sa atin. Alam ko po, tayo mga deboto, kahit papaano, pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, di naman po siguro ganoon katotoo lahat. Kasi alam ko po, ang mga deboto ng Nazareno, mga masisigla. Ang deboto ng mga Nazareno, puno ng gana, puno ng lakas. Pakita nga natin, ang mga tunay na deboto ng Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. May kapakambabaan nating pwedeng sabihin sa Panginoon, medyo lamang naman po kami, Panginoon. Pero alam nyo, sa Quiapo lang ho at sa ibang piling simbahan ganito. Ewan ko kay Father, kami mga pare, pwede naming ipagpatunay ito. Pag sa ibang simbahan, pag sinabi namin, sumayin nyo ang Panginoon, halos di namin marinig ang sagot. No? Inyo rin yata, inyo rin, ngunin. No? Hindi ko alam, baka namura na yata ako. No? Pag kumakanta, halos hindi marinig, walang kagana-gana, walang kalatoy-latoy. Pero pag nakita mo, pagpunta sa sabungan, kumakasigaw, nang meron at wala, ganun na lang. Pag nagpunta sa concert ng Bini, mamamaus na. Hindi pa rin ihinto. Pero pagpunta sa simbahan, pag sinabi mong punta tayo sa magro-rosaryo tayo, wala. Sabihin mo, punta tayo sa karerahan, aba, unahan pa. Punta tayo, may parada ng, may prosesyon, naku, sakit ang paa ko, nakakapagod. May parada ng artista, aba, naku. Tatlong oras bago ang parada, nando na. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pa sa mga makamundong bagay, mapanglikha, masigasig, wais, gagawa't gagawa ng paraan. Ganun din ho ba talaga tayo sa Diyos? Ngayong mag-i-eleksyon na, sa iba't ibang bahagi, maparaan. Maparaan para umabot sa tao. At yung mga tao naman, maparaan din. Lahat ng rally, dadaluhan mo. Kasi alam mo, lahat ng rally may ayuda. Kaya ang dami mo ng t-shirt, papalit-palit ka lang ng kulay. At pag sinabi doon, palakpak, sigaw, dayo tayo doon. Pero pag sa makabagay na makadiyos, ganun pa rin ho ba talaga tayo? Paglalaban natin, yung mga idolo natin, mga politiko nating kinakampihan, halos makipagbasag ulo ka na. Pero pag ang Diyos ba, nilalait, pinagtatawanan, kinukutya, pinagtatanggol natin? O pinagtatawanan pa rin natin? O papalakpakan natin? O sasabihin lang natin, hindi, biro-biro lang naman. Pero pag yung politiko mo, yung siniraan, galit na galit ka, hindi mo magawang sabihin, biro-biro lang din naman yun eh. Sa bagay na makamundo, masigasig ba tayo? Pero sa bagay na makadiyos,
palabnaw tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, dalawang bagay ang ipinapaalala sa atin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo'y binigyan ng tiwala at awa. Tiwala at awa. At sana mga kapatid, ito yung mapagyaman natin. Sana mga kapatid, hindi totoo yung pinangangambahan ng Panginoon na pag sa bagay na makamundo, mas maparaan tayo. Pagkakakitaan, makalamang, makauna, maparaan tayo. Pero sana maparaan din tayo, magana din tayo, masigla rin tayo pag nagsasabi ng totoo, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, nagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, nagpapasalamat sa Diyos. Kung gaano tayo nangungutangan ng loob sa mundong ito, kung kani-kanino sa mundong ito, higit sa lahat, mangutangan tayo ng loob kay Jesus Nazareno. Sapagkat ang ipinagkaloob niya sa atin na hindi kayang ipagkaloob ng buong buo ng sino man sa mundong ito ay tiwala at awa. Tiwala. Ngunit alam natin, katulad ng nasa talinghaga, sinisira natin ang tiwalang ito na galing sa Diyos. Awa, sapagkat minsan nagmamatigas pa rin tayo, nangangatwiran pa rin tayo, nakakalimot pa rin tayo. Kaya't sa pagpatuloy ng misang ito, ipagdasal natin na ating mapangalagaan ang ating ugnayan, ang ating paglapit sa Diyos na puno ng tiwala at awa sa atin. Sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, marami po kayong ipinagkaloob sa amin. Salamat po. At nawa, magamit namin ito hindi lamang para sa aming mga makamundong pangangailangan, kung hindi lalo't higit upang mapagyaman namin ang aming ugnayan sa inyo at sa isa't isa. Nawa, hindi lang kami maging maparaan, masigla sa mga kalakaran sa mundong ito, kundi bagkus lalo na sa aming buhay pananampalataya. Salamat po sa tiwala at awa na ipinagkaloob niyo sa amin. Mapagyaman nawa namin ito upang lalo kaming makapaglakbay papalapit sa iyong kaharian. Patawad po kung minsan mas matimbang ang kalakaran ng mundong ito sa aming isipan at mas mapamaraan kami upang makuha lamang ang inaalok ng mundong ito. Nawa, lagi naming maalala na higit sa lahat ang iyong tiwala at awa ang biyayang aming dapat pagyamanin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakati na pay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakati na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparayan. Alalahanin mo rin ang kapatid namin ng himlay na may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal Bereng Maria, na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga pastor, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagduwan o namin ng pagpupuri sa kararan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo'y masigla, malakas at magana, lalo na sa mga bagay na makadiyos, dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, puno ng tiwala at awa sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo ng apawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ipagdasal natin ngayon mga kapatid ang ating mga minamahal na yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa ating simbahan sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata,
noodles at iba pang pangayuda, ang ating pong simbahan agad-agad tumutugon sa mga nasunugan, sa mga nasalanta, at kahit walang sakuna, tayo po'y regular na tumutulong sa mga parokyang may programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din po kay Father Willy Gula, ang parish priest ng Santa Ursula Parish, Binangonan, Rizal. Susunduin po nila ngayon ang Nazareno dahil dadalaw po ito sa kanila sa Binangonan. Kaya welcome po at salamat, Father Willy Gula. Bigyan natin si Father ng masigang palakpak. Nawa ay maging mabiyaya ang pagdalaw ng Poong Nazareno sa Binangonan. So sa mga kadeboto natin sa Rizal ay nandun po sa Binangonan ang ating mahal na Poon. At tayong lahat ay patuloy na ipagdasal natin ang isa't isa. At sabi nga kung gaano kasigasig ang mga makamundo, ganun din sana tayo maging masigasig. Kaya isang pamamaraan natin ay mapapansin niyo po sa ating Facebook page at pinakita rin natin sa ibang bahagi na ating ipinapalaganap ang mabuting balita. At isa rito ay ipinapangalat natin at ating itinatala ang mga himala ng Nazareno. Kaya tayo nagpapasalamat na patuloy natin itong lalong pinag-iigting at ating itinatala para sa mga susunod pang salinlahi ay ating maipalaganap at mapatotohanan. Kaya sa ating Facebook page ay kanina ipinakita yung isang segment mula sa isang programa na Homebase Plus na ipinapalabas tuwing Linggo, 6:30 ng umaga. At ngayon naman online, ating ipinapalabas yung segment na yon, ang mga himala ng Poong Nazareno. Kaya tignan nyo po sa ating Facebook page. At tuwing Linggo naman, may programa yung Homebase Plus tuwing 6:30 ng umaga, ipinapalabas din upang sama natin kung gaano masigasig minsan yung mga fake news, yung kung anong pang showbiz lang, dapat masigasig din tayo na mga deboto, na mga mananampalataya ng Panginoon. Huwag lang yung mga chismis dapat ang mas mabilis kumalat. Dapat mas mabilis ding kumalat ang mabuting balita, ang mga aral at turo at himala ng Poong Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at tiwala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinturo ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagwinsag ng aming pananampalataya.
Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diniwala ko pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, wala ka't anong